What's up guys, Brad J's TV back again for another review. So today's review guys, meron tayong dalawang white Supreme. Ito yung Jordan collab with Supreme. Ito yung snapback guys. So kaya ginawa ko tong video ito guys, dahil maraming nagpapa legit check sa akin ng mga sombrero na to. Itong mga Jordan Supreme na to. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung diferensya ng ano ng legit at saka yung ano yung fake. So itong dalawang to guys, legit to. And at the same time, dalawang ano to, dalawang release to. Isa from ano from US. So ito ay US release. Itong isa naman ay Europe release guys. So may papakita ko sa inyong resibo guys na papatunayan ko sa inyo na itong isang Europe release na to ay legit. So ito siya guys. Ito yung pinaka resibo niya. Nang nabili ko to guys, kasama yung resibo. Ayan. So ayan yung date ng ano, ng release ng Jordan Supreme na sombrero noong October 22, 2015. Ayan. So ito guys, galing from ano to? Ito yung address ng seller na pinagkuhanan ko sa Germany. Ayan, Germany galing to guys. So which is the European country. At ito naman yung presyo niya. So nakalagay yung euro amount niya. Guys, ayan. Ito yung pinaka total niya. Alright guys. Pero ito guys, 6 tag to na legit. Ayan, ito. Ito yung tag niya guys. 6 tag to, legit. So maraming lumalabas na fake na ano guys, na 6 tags. Karamihan, mga lumalabas na fake na Supreme na ganito ay mga 6 tags. Kaya mag-ingat kayo guys. Pero yung detail na yon, makikita mo na talagang off siya guys. Halimbawa itong tag niyang ito, nandito siya guys. Kasi yung standard ng ano ng tag na yan tsaka itong Jumpman na box na yan, ayan, kailangan nasa gitna ng ano, nasa gitna ng between the strap tsaka itong panel tape, kailangan yan nasa gitna yan. Yung iba nandito siya guys, nandito yung ito, nandito siya, kaya yon automatic pick na yon. So ayan yung picture na yan guys, yan fake yan, kaya makikita nyo itong ano niya, itong sinasabi ko na ganito niya, nandito siya. Ngayon yung ano naman guys, ito makikita nyo itong Supreme words na yan sa ano, sa panel tape niya. Nakikita nyo itong R na ano, ito itong R na sign, yung original symbol, yung nakabilog na R. Yung fake guys, ito siya. Ganyan. Pagmasdan nyo yung R niya, masyadong malaki. Ayan guys, tignan nyo yung legit. Ayan, ito, close up natin. Makikita nyo yung nakabilog na R, sakto lang sa taas ng buntot ng letter E. Ayan, tignan nyo mabuti. Ngayon, ito yung fake. Masyadong malaki yung ano guys, yung letter R na nakabilog. Ayan, lampas siya sa ano, sa buntot ng letter E. Ayan, makikita nyo guys. So, yan yung pagkaiba ng ano, ng fake at saka original. Yung original, yung maliit na letter R lang. Yung original symbol. Okay? So, ito yung detailed niya. Ayan. Ayan guys, ito yung ano, ito yung US release. Wala siyang pinagkaiba guys. Ayan. Mali din yung ano yung R na sinasabi ko, yan mali din, ayan. Ayan, nakikita nyo class itong sinasabi kong galing Europe, ayan, pares lang guys. Ayan, nakikita nyo. Okay, so yung 6 tags, ito yung Europe, ito yung 1 tag galing US. Okay. So, walang pinagkaiba itong dalawa, guys. Ayan. Parehas na parehas.
pati dito sa strap niya, ayan, tingnan nyo, tsaka ito, parehas na parehas guys, parehas na parehas yan, pati din tong pinaka logo niya sa harap guys, ayan, ito yung sa US, ayan, makikita nyo yung Jumpman tsaka yung pagkasulat ng Supreme, compare dito, ayan, parehas na parehas. Pinagkaiba yan. Ngayon guys, dun sa fake, makikita nyo tong Jumpman na to. Yung heel nya dito guys, masyadong matulis guys. Baga sa ano, masyado siyang pointy. So, ipapakita ko sa inyo yung fake na ano guys, yan. Yung fake na Jumpman, yung pinaka heel nya, ayan, yung sinasabi ko. Tignan nyo, masyado siyang matulis. Diba? Then, tignan nyo rin yung mga letter ng ano guys, ng mga Supreme. Ayan, yung letter M at saka yung letter P, makikita nyo, magkaiba talaga. Malaki yung mga letra ng ano, nung fake, kaysa sa original. Ayan. So, yung picture na yan guys, sinend sa akin at pina-LC nila, kaya nakikita ko yung diferensya niya dahil kinumpare ko talaga dito sa aking ano, sombrero. Ayan. So, tingnan nyo itong dalawa. Tulad na sabi ko, ito. Yung walang tag na yan. Ito yung Euro. Ayan. Tsaka itong, ano, US na may tag. US release. Ayan. Ayan. So, walang pinagkaiba to guys. Dahil nga, original siya. Pero, guys, meron ding fake na one tag, guys. Hindi lahat ng one tag na Supreme, ano, legit sila. Meron ding fake na 1 tag, meron ding fake na 6 tags. Meron ding legit na 6 tags katulad nito, which is meron tayong katibayan na legit siya. Pero yung ito, pumunta na dito, guys. Sigurado automatic fake na 'yan. Tsaka yung original sign na 'yan, guys. Itong original symbol, itong OR, nakabilog na R na 'yan. Saan nyo fake na yun guys. Alright guys, sana nakakuha kayo ng konting idea kung alin yung mga original at saka mga fake. Yung manong guys, makikita nyo naman yan. Pag US release, merong ano to, merong SRP to, kaya makikita nyo pinagputulan nila, makikita nyo automatic US release yung may ganyan, yung may SRP. Katulad ng mga sapatos, pag may SRP, kayong makikita US release yun. Pag wala, maybe Asian release o ano guys, dahil sa presyo nila, di ba? Hindi naman nila magagamit yung ano, yung presyo sa US, kaya pag pumunta na sa ibang bansa yan, iba na yung presyo, kaya inaalis nila yung tag ngayon. Alright guys, siya nga pala yung mga viewers ko, 85% hindi ko subscriber guys. So sayang din yun, sana makapag-subscribe kayo at masuportahan nyo itong channel ko. Dahil 15% lang yung subscriber ko na nanonood guys. Pero yung 85% na nanonood sa mga video ko, hindi na ka-subscribe. So, please subscribe and give me thumbs up. Thank you for watching guys. See you next vlog.